Lobo, laban ng buhay tukso. Sa gitna ng atake ng kaaway, kung patuloy mong itataas ang pangalan ni Jesus, at patuloy mong pararangalan ang Diyos sa buhay mo, patuloy mong mararanasan ang pagtaas ang sabi ng Panginoon. Sapagkat kapag naitaas ang kanyang pangalan, ang sabi ng John Paul 32, ilalapit ang lahat ng tao sa kanyang pagpaalam. Ulitin ko alam muli ang prophecy. Sa gitna ng problema, pagsubong laban ng buhay, atake ng kaaway, tukso ng kaaway. O ano man ang nararamdaman mo at mararamdaman mo, ano man ang nararanasan mo at mararanasan mo pa, kung patuloy mo lang itataas ang pangalan ni Lord sa buhay mo at pararangalan mo siya, pakinggan mo ang prophecy ito, patuloy kang itataas ng Panginoong Diyos sa buhay. At marami rito, sa gitna ng inyong mga pag-aayuno at pagkatapos ng inyong mga pag-aayuno, you will see angels praising and worshiping the Lord. You will see angels comforting you. You will feel a greater presence of the Holy God, of the Holy Spirit. Hallelujah! Kaya tarang mo ng malalim sa puso mo yan. Kaya hindi niya manapapansin yung mga mahirap, lalong naghihirap dahil sa hindi nila pagsunod. Pero yung yumayaman, lalong patuloy na yumayaman sa kanilang pagsunod si Diyos. Truly, God sees our hearts, but God requires obedience. Hinihingian tayo ng Diyos na malaan na malalim na mananalang malalim ng mga pag-aayuno. Mas maganda, magpalista kayo. Sumama kayo sa lahat ng pananalangin ito. Huwag kayong patalos-talos pagkakila. Pastin ako, pastin ako. May problema kasi may pagsubo kasi lang kasi ng buhay. No. Psalm 133 verse 1. Napakagandang pagmasdan ang bawat isa kung sama-sama ang nananalangin mga nag-aayuno. Sapagkat ang pagpapala isa sa kanila, ang pagsama ng Diyos ay isa sa kanila, ang promotion ng Diyos ay isasama sa kanila, ang anointing ng Diyos ay isasama sa kanila. At ibaba niyo ito sa lahat ng mga kapatid natin pinakakadalo. Misan salit-salit kayo eh. Ngayon yung umatin, yung nagdaan, siya naman ang nawala. Marami ngayon, nandito ngayon, yung nakaraan siya yung mga wala. Misan salit-salit. Sabi ko, sabay-sabay tayo na, kulang yung upuan natin, ilipat na tayo eh. Nagpapalit-palit na lang kasi gumagamit sa... At sabihin ito sa ating kongregasyon, sa lahat ng mga Bible studies, sa mga cell groups, sa mga follow-up, ito ang sasabihin nyo sa kanila. Meron tayong great architect, meron tayong great engineer. At ang great architect at great engineer na ito, may plano na yan eh. Ang gagawin na lang natin yung plano ngayon, lalakaran na lang natin. Kaya kung inuutyong ang anong Diyos na magbigay para sa bagong keyboard natin, magbigay ka na, huwag ko na patagalin pa. Kung inuutyong ang anong ng Panginoon para sa mga bago nating mga computer, CPU, printer, magbigay ka na. Kung inuutyong ang anong ng Panginoon para sa bago nating camera at mga video, magbigay ka na, huwag ko na patagalin pa. At kamalaking gastos natin para sa church rental at church renovation at saka mga magagawa natin, mga allowance system na magbigay tayo. At hindi ka naman siya timpak, hindi ka naman exist. Pwede pakialaman pa rin yung mga binibigay ninyo. Ang para sa transit, para sa transit yan, wala ako dyan, isip ko. Kaya yung para sa akin, ibigay mo rin. Kasi iba naman yung transit, iba naman ako eh. Paintindi nyo ito, ipaunawa nyo ito sa mga sagrap at mga Bible studies natin. Paintindi nyo ito. At yung mga binigyan na ng prophecy na sinasayang nyo na ang panahon, naaksaya na ang maraming sandali, abay, naaksaya na pala eh, pati pa kayo tumugot. At yung kung alam nyo, may mga tao, pag may mga calling kayo, pabalik kayo sa Panginoon. At lahat ay welcome na welcome mamaling. Higit pa
pa sa ating mga inaasahan. Kaya maawi tayo muli sa Panginoon at aming prophecy. Sa gitna ng mga problema, pagsubok, laban ng buhay, itataas man ang patuloy ang pangalan ng Diyos, patuloy kanya itataas. Siguro naman gusto natin ng pagtaas. Maraming tao nakakaawa talaga sa totoo lang. Nakakahabag talaga. Nagkakakahig sila, patuloy sila nagkakakahig. Hindi naman mga manok. We are called to be blessed by God. And not just to be blessed by God, to become a blessing. Kaya ito ang theme ng ating anniversary. Declaring to the nations of the world, I am a blessing. Hallelujah. Isang awit para sa Panginoon. Todo na po, dalawang kamay patungo ng langit. For thou, Lord, art high. Oh.
kung bakit kayo pinapayaman ni Lord. Kasi ibabalik niyo ang lahat ng kapurihan sa kanyang pangalan. Kaya ibinibigay ng Lord ang mga mamahaling instrumento kahit pagkamahal-mahal. Pakinggan niyo ito. Kasi alam ng Lord, this church wants to worship the living God. Kahit gano'ng kamahal, bibili natin. Hanggang natin bili. Hanggang natin pagkagastusan ng sabi. And let me prophesy, ibibigay ng Diyos lahat yan. That's saying the Lord our God. Isa lang ang hinihingi ng Diyos. Worship the living God. That sings, my soul has looked, my Savior God. Thank you.
1, 2, 3, ha?